and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Do thy diligence to come shortly unto me. For them that has forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Only Luke is with me, take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for ministry. Sabay-sabay. And Tychicus have I sent to Ephesus. Masahin ko lang ulit yung ating gabi. Focus natin, sabi John. Henceforth, there is laid upon me, up for me, a crown for, of rejoicing. Ulitin ko nga. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. We pray na kayo pumanguna sa amin. As usual, Panginoon, may gabi ng karunungan sa inyo. Lalingkod, Panginoon. Gabi tayo pong lalingkod. I-deliver ang mensahe ngayon na very famous passages ito, Lord. Bata nawa, makuha na namin ito lahat, intindihan at mahalin yung salita, Lord, yung mensahe ni Lord at yung mga purposes nila dito. Nakita namin ang mga lingkod nila dito na nagagawa nila at balak nilang gawin. Paano nila ginagawa ito? Inspiration namin ito, Lord, sa aming ministry, sa buhay, Kristiyano. Alam po, Lord, kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga po na po. Good evening po sa lahat. Title po natin ay sa dami ng famous verse dito, halos yung buong half eh. One to, ano, mga memory verse yan eh, no? Hanggang 9, hanggang 8. So, pero ito na lang kinuha ko dito. Hindi ko na kinuha yung mga sikat. Marami tayong preaching yan eh. Pero yung kinukuha ko kasi yung pinaka-tema ng buong passage. So, kaya ang pag-focus natin ngayon, yung sinabi dyan, bibigyan siya ng crown of righteousness, di ba? Kaya sabi dito, gusto kong bigyan ng pansin dito, focus yung which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. So parang rewards, ano to. Pero ang title nito is The Righteous God Shall Give Me. Okay? Righteous, ibig sabihin matuwid. Judge, mag-uhusga. At talagang nag-uhusga. Pero may bibigay siya sa akin. At sa iyo din. Sabi dyan, no? And not to me only. Okay, pag-usapan natin yan. So anyway, last week, naalala nyo pa yung title natin. Sino magaling? Magaling. So, apat na chapter lang po ito, no? So, isa-isa na natin na sa chapter 1A, according to God's purpose and grace. Ganda, di ba? And then, I know whom I have believed. Of course, nakafocus ang pagkakakilala ni Paul kay Panginoon, sa Panginoon. Kilala niya. Of course, may kanta tayo niyan. And then sa 2A, ay faithful servant of the Lord shall endure hardness. So, kung gusto maglingkod, dapat kang maglingkod. Talagang gano'n, pinahintulot ng Diyos na, para sa job natin, di ba? Lingkod ka ng Diyos, maayos ka na, bakit ka susubukin pa? Ganun eh, ganun talaga. At maganda naman yun, habang sinusubok at tumatibay ka dapat. Amen? Kaya, ulitin ko, faithful servants of the Lord should endure hardness. So, ginawa yung nangyari kay Paul, nakita natin. Then sa 2B, instructing those that oppose themselves. So, papunta tayo sa mga klase ng tao na ang hirap kausap. Later, yung reprobate, no? Kaya sabi sa 3A, perilous times because of the reprobates. So, kaya darating talaga yan. Kung wala tayo matino-tino dito, maayos ang buhay natin eh. Kaso nga, may mga loko-loko. Okay? Sa panahon natin yun, lalo na. And then, sa 3B, last week, manner of life of godly servants. So, kinontas natin yung mga reprobate, mga loko-loko. Pero yung kabila naman, yung mga lingkod ng Diyos, anong klase ba? So, nakita niyo yung contrast na, di ba? Anong klase si Paul? Anong klase si Timothy? Balikan nga natin na saglit. Ano sila? Mga... Ayan, so, ini-injure nila, parang last time. Yung mga... parusa sa kanila, no? Mga persecution. Okay? So, yun yung mga nabanggit doon. Alam nyo yung doctrine. So, mga godly people, puro doctrine yan. So, ngayon, napansin ko kahit mga Baptist, ito sabihin ko sa inyo, nung ako'y bagong
Yeah, good church. Kasi inaaral ko talaga eh. Kasi yung time na hindi ako yung tipong ano eh. Hindi talaga. Kasi, so may hirapan ka sa akin. Kung ni-imagine ko kung isa ako dito sa ngayon. May hirapan ka sa akin eh. Pero in a way, hindi rin naman. No? So hindi rin naman ako hindi reasonable. So inaalam ko, paano malamang dyan ako good church? Eh, diba? Bakit yan? Yan ba? Buti na lang may internet ang time noon. So naano ako sa baptist noon na magana in love, parang ganun. Hindi lang kayo mamayaan ha. Hindi, totoo talaga. Ang ganda noon. Kahit saan mo tingnan. Hindi siya yung pwede mong... Eka, pare-pareho lang yun eh. Eh, hindi eh. Paano naging pare-pareho lang? Amen? Hindi. Hindi ganun. Ngayon, kaya nga binababoy din yung baptist. Kasi ganun talaga eh. Napakaganda niyan. May heritage yan ng Panginoon. Yan ang totoong church. Kaya yun, isa sa mga napansin ko, yun, doctrine, puro doktrina. Sabihin natin iba-iba yung baptist, pero still, kung kumpara mo sa iba, puro baptist yan. Pag nakakita ka ng mga puro, pag may sumingit na medyo magaling-galing doon, tsaka puro verse, hindi niya sabihin baptist siya, pero later, malamang, oh, baptist din pala ito. Kaya pala eh. Ganun yun. Kaya kayo, sino na kayo pipiko na sa butok-tila dito? Puro... Aral naman ang aral. Pero, kung tayo sa ano, para kung tayo mga bisita natin, para mag-stay, dapat masaya, di ba? Hindi na baptist yun. Doon ibang baptist, nakikig ganun. No? Hinahaluan. Pero, tayo yun talaga yun. Kaya yun ang manner of life natin, ha? Doctrine, purpose, ibig sabihin, lahat ng bagay, iniisip mo, para saan ba yan? Pananampalataya, di pwedeng takot. No? Paano na ako? Magtanda ako? Paano? Hindi tamanda kayo. Gawin mo lang yung dapat mong gawin. Long-suffering, charity, patience. Hindi ko na isa-isa ito, ha? Basta yun yung mga manner of life nga, no? Mga godly servant of Christ. Yan, so persecution, ganun talaga. And then continuing, yan. Tapos pinaka-huli doon, of course, yung Bible, which is hanggang ngayon. Yun ang patuloy natin. Yan ang title natin ngayon? The righteous God shall give me. So, anong bibigay sa atin? Yan. So, kaya dito sa bandang huli last week, all scriptures given by inspiration. So, ang lingkod talaga ng Diyos, puro Bible yan. Okay. Hindi lang puro, pero alam mo yun, yun ang pinaka-importante sa kanya. Amen? Lagi niya, pag may importanteng bagay, magdesisyon sa buhay, ano ba sinabi ng Bible dito sa tungkol sa bagay na ito? Di ba? Ganun lagi ang tanong. Okay. So this time, sisayin natin to. So kaya sabi dito ngayon, alam na natin yung mga reprobate, hindi natin gagayahin. Ito yung godly, ting gagayahin. So ang sabi naman ngayon ni Paul kay Timothy, I charge thee therefore. So dahil alam mo na yung mga yun ngayon, sinabing charge ay parang inuobliga, inuutosan kita. Na? Hindi lang basta utos ko, before God. Ano yung sabihin before God? Ah, ba't ini-invoke niya yung Diyos? At mamaya, maraming beses niya pang i-invoke ang pangalan ng Panginoon. Ba't niya dinadama yung Diyos? Eh, syempre, yan yung sinusunod natin eh. Sabi, matakot ka kung hindi ka magtatapat. Amen? Amen. Ganon din kayo. Eh, sabi lang ni Pastor yan eh. Sinabi ng Diyos yan eh. And the Lord Jesus Christ, may Diyos, Diyos Ama yan, obviously. And then, ang Panginoon din, kung ligtas ka ba? Mabigat ang dating dapat sa inyo. Who shall judge? Okay, bago niya sabihin yung pinaka-charge niya o yung utos niya, ang dami niya pa sinabi kasi ini-invoke. Ibig sabihin, pinapaalala niya na hindi lang ako nagsabi nito. Ang Diyos, ang Panginoong Jesus. Sino ba yung mga ngayon? Sila yung mag-uusga. Hindi sila basta-basta. Uusgahan nila yung buhay at mga patay. Kailan? Pag dumating na yung kanya, ang kaharian. So again, ha, naka-align yan sa ating mga pinag-aralan, sa mga nakarang araw, matagal na. Isang araw, ang Panginoon, siya yung maghahari dito sa lupa. Then later, ayusin, kusunugin muna, ayusin, gahari ulit siya, tapos i-hand over niya pa sa Ama.
Malinaw yan, ha? So ngayon, ano isabihin? Isabihin, pag sinasabi pa rin ng Diyos yan, dapat nasa utak mo, may respeto ka sa Diyos, may takot ka. Amen, na magtamad-tamad, na maghindi magtapat. Dapat andun yung takot na yun. At yung paggalang sa Diyos, kasi siya walang gumawa lahat, uhusgan niya tayo lahat, anong gagawin ko? So ito na, ano yung gagawin niya? Ito yung tema natin ng first anniversary namin. Hindi alam. Okay, sabi dyan, preach the word. Pabasa nyo nga, ready, go. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine. Ayan na, bigat niyan. Alam nyo ba yan? Ano sabi nyo, preach the word? Ba't nyo kailangan mahirap ba yung mag-preach? Kung katulad lang may ibang kapakit lang, hindi mahirap yun. Tingnan mo lang yung mga tao, kamari, ganyan, kapakilamdaman kayo. Anong ayaw mapakinggan? Hindi ko sasabihin yun kasi ayaw mo nun eh. Diba? Kamari, may nakapantalong dyan babae. Babaeng short yan, hindi ko yun ano. Pero pag sinabing be instant in season, pag sinabing instant, alam nyo na instant, di ba? Madalas kailangan sa instant coffee eh. Pero pag sinabing instant, mabilis, ready ka, handa ka. Kaya dapat lagi ka nagbabasa ng Bible. Alam mo yan, pag solvenial ka, kabisado mo yung dapat mong kabisado eh. Kung hindi pa, gawin mo na. Kasi kailan, inuutusan pala tayo. Ngayon, pangunahing office si, ano, si Timothy. Pero, ganun din tayo. So, ikaw daw, preach mo yung salita ng Diyos para maligtas yung hindi paligtas. Yung ligtas na, mag, ano sila, mag-ayos sila, di ba? Maglingkod sila ng, sa Diyos ang tapat. Kasi hindi lahat ng ligtas na maayos. At yun nga, bakit instant in season? Ibig sabihin, may mga... Ang actually, yung pang ano dyan, yung out of season eh. So, merong yung preaching, medyo akma, pero minsan hindi rin. Yung sabi nung in season, out of season. Kung uso man yan, or hindi, alam nyo yung in season, di ba, uso. Kailan ba uso ang preaching? Ang Pasko, di ba? Biglang naging Kristiyano, kahit Muslim eh. Oo, oh, kahit nung 80s eh, Merry Christmas, Pamasko ko. Yun lang nakatawa sa Pilipinas eh. May nga plastic yan nga lang. Pero, ano, may panahon din na hindi. Kailan hindi uso ang preaching? Madami, no? May mga lugar, may mga... mga grupo na hindi ayaw nilang marinig yan. Anong gagawin natin? Pag uso lang, pag Pasko lang, doon lang tayo mag-solve. Ganun ba tayo? Dapat. Yung iba, ganun eh. Yung iba nga, kahit Pasko, wala pa rin eh. Pero pag ang tama pala, uso o hindi uso, tanggap o hindi tanggap, you preach the word. Amen? Amen. Parang ito nga ang pagsubok sa akin sa January 7. Buti yung mga kasama natin, may lalaki yung bisita, kaya yun ang mag-preach, yung bisita nilang lalaki. Tayo, wala. So ako mag-preach, hindi English yun. Patay. Out of season yun sa akin. Out of season. Pangatlo ko na yun, isang beses, di ba, sa Verity. Kasi may isang tao lang doon na hindi Pilipino. So kaya naman siguro yun. Amen? Mag-practice kaya ako ngayon. Okay. So ganun din lang yun actually, ang pinaka-seryoso to eh, no? Patawa lang konti. Pero ang out of season talaga, yung alam mo nang tatamaan ka. At tatamaan din sila, at nagkatamaan kayo, anong nangyari? Galit-galit, may mawawala. So yun po yun. Pero tayo mag-preacher ka, wala sa iyo dapat yun. Kasi sobrang takot mo dapat sa Diyos, na hindi preach yung katotohanan ng Diyos. Dapat ganun takot ka na... Ito yung dapat mong gawin tapos di mo gagawin. Amen? Yeah. Alam yung mga anak ko natin, lapit ka dito. Isa yan sa mga unang anong sa bata eh. Pag hindi lumalapit, ano pang tuturo mo dyan, di ba? Kaya mo siya napapalo ng ano. So, dapat maintindihan lang. Pag tinawag ka, lumapit ka. So, ganun yun. So, ganun tayo dapat. Amen? Yeah. Eh ngayon, pag mag-church lang, parang pipilitin pa yung iba eh, di ba? Yun ang masaklap. Eh, pag dumating yung panahon na, alam mo, pag nawala ng tiwala yung tao sa'yo, itong taong to, yung utak na ito, mga ganun eh. Masana nga, hindi tayo mawag sa ganun, pero iba talaga, iba, may hina din. Pero, yung mga time na si Pastor, may sabi siyang ganun. Sabi niya, pag di na kita tinetext, wala nang pakialam sa'yo.
Yung sabi niya. Dati hindi ko maintindihan yun eh. Ngayon, ibig sabihin pala, kasi pagpastol ka, ang dami mong pinaga... Hindi, aksaya. Ibig sabihin, ang dami mong pinaglalaanan ng oras mo eh. Eh, pag yung iba ayaw makinig, oh, sige po, mag-witchers po, sige po. Hindi ka ako masyari kayo ilang beses. Pag sampung beses na eh, wala na, or yung iba naman, nawala, ganyan-ganyan, di ba? Encourage mo, ayaw pa rin. Darating yun. Anyway, so yeah, so medyo generic na po yun ha, sa soul winning saka sa loob ng church. So dapat, wala sa iyo yung ano iisipin mo yun. Isa yun sa talagang, sabi nila, sa preacher yun talaga yung pinakamalakas na temptation. Kasi pag andito ka na, nirapag-chami yung mga tao, lalo pag kilala mo yung mga tao, hindi nag-uumpisa yun. No? Gusto mo mahalin ka nila, di ba? Lalo pag mag nangihingi ka dyan. Mga ganun eh. Kaya ako, di natin ginagawa. Kaya hindi ko nga alam kung... mga ganun, hindi ko alam yun eh. Hindi lang tinawasahan ko sa iyo kung bakit. Sige, dahil alam ko. Pero yun ang napansin ko sa iba. So yung iba naman, pag yumama tayong church, siguro, tutulong din tayo. Hindi ko lang alam lahat pa ng ano. Pero isang mga nakahiya, no, sa isang pastor, missionary, yung ganun. Kasi hindi mo naman maitatanggi, kailangan mo ng pera, di ba? Pag talagang full speed ka sa ministry, kailangan magtabaho ka pa, di ba? So, kaya ang temptation ganun sa pastor na sa missionary. Sasabihin mo yung gusto nila para, ay, ang galing mo mag-preach, ang galing mo patawa. Itong ano, 5,000 a day. Ang ganun. Kaya, ngayon pa lang, alam nyo na yan. Sana kaya natindihan nyo sana ako. Amen? Darating sa inyo, okay, may bisita kayo. Pastor, ba't mo binan natin yung bakla? Ay, may kaibigan. Hindi niya na marinig sa ibang lugar yun eh. So, may dahilan. Yan, ito na nga yung dahilan. Inutos. Amen? So, ganun din tayo dapat lahat. So, again ha, instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort. So, mapansin nyo yung tatlong yan, parang sinamarize ni Paul yung laman ng preaching. Okay? Pwede mo may categorize daw sa tatlo yan eh. Doon muna tayo sa huli. Ito yung exhort. Ito yung madalas. At ginagawa ng karamihan. Ibig sabihin, to build up. Diba? Kaya na nag-preach para may encourage sila, matuto. Ganun ang preaching eh. Pero yung naunang dalawa, negative. Napansin niyo ba? Kung alam niyo yung reprove, pagalitan mo, review, ganun din. Pero mas matindi pa. Ibig sabihin nun. So kasi ganun talaga ang preaching. Amen? So sana ano tayo doon, masanay na tayo kasi nga hindi, huwag mo lang isipin na pinipersonal kasi hindi naman talaga, okay? Kahit anong gawin mong ano dyan, hindi mo mapatunayan sa lingkod ng Diyos, okay? Pero sabi dyan, with all long suffering and binalik na naman yung doctrine. Kasi nga, kailangan matyaga ka daw. Bakit? Kasi hindi naman nila kumakukuha ng agad-agad yan, di ba? So kaya tayo din, 3 times a week, Bible. Ulitin pa, emphasize. Mayroong topic na minsan go focus doon. Minsan sa iba naman, hindi nakakasawa, parang pagkain, di ba? May style na iba. Minsan may visual pa tayo. Minsan may tumbling pa. Hindi pa ako tumatumbling, no? Hindi ko na kaya yun. And doctrine. So, tsaga. So, yung lahat sa inyo siguro, eh, pastor, babae ako. Hindi yung nangyari sa akin. Ako, pag nagkaanak ka, ano? Di ba? Sino ba dito mo, no? Pwede pa lang yung adult dito. Pwede magkakaroon pala tayong GC sa adult ha. Sinabi ko na lang. Baka nabibigatan yung ayaw. Magkakaroon tayo ng ano. Men? Mga babae. Kailangan ko na doktrina. Oo. Yung doktrina, katuruan lang yan. Ibig sabihin yan, dapat tama yung nalalaman, ginagawa ng tao. So, nag-uumpisa lang sa pastor, pero magkakaskid yan lahat sa inyo, lahat. Kahit kuya ka pa lang. Di ba? Kasi wala pang anak, may kuya, may kapatid kang maliit. Sabihin mo, ano sabihin mo? Obey your children. Obey your parents in the Lord. Di ba? For this is right. Sabihin mo, amen? Mga kuya, amen ba? Amen. Yeah, walang tuturo. Anong tuturo sa maliit niyong kapatid? Yun din, ano tinuro sa inyo?
Kaya yung punta rin sa pastor, hindi po ako ito ganun sa tatay. Kasi nakikita kita tatay, sabi mo ganyan, tapos hindi. Okay, move on tayo. Sabi dyan, for the time, ito medyo nag-port na naman siya sa, kaya nga, famous na mga passage na ito, ginagamit sa end times eh. Kasi sabi niya, huwag kayong, bakit pagtsagaan mo yung mga bata, pagtsagaan mo yung tao, kasi may darating na panahon at sa panahon natin ngayon, nakikita na nga natin. Amen? Amen. Ang mga sikat ngayon, mga katami, post-teacher eh. Kaya kanina, nagsundo tayo, di ba? Nakikita akong ano dun, oh. Nag-church, na Thursday pa, yung mga iglesia. Pag mga Linggo naman, mga dami, Katoliko, ang ganda ng mga suot, no? Parang nakakaawa, no? Parang sakit-hatakin dito sa church. Yung lahat nasa utak ko, sayang naman itong mga ito. Ano pinupunta nila doon? Wala na, tradisyon. Nakasanayan lang, no? So kaya nga, kaya pag meron dito, mapansin nyo naman yan, tsatsagayin natin yan. Ito nga, naghalahala pa tayo, parang maramdam ako, iba yung dating, ganun na, no? Parang reset tayo, eh, no? Sa preaching, reset ulit yung balik sa huwag kayo ulit! At least dito, nakikinig na ata lahat. Amen? Nakikinig ka ba, Joshua? Nakanta ka rin, Joshua. Hindi ka kumakanta kanina. Hindi mo gusto yung kanta. Okay. So yan, meron daw panahon, di ba? Parang, madalas ka na, ano yung masasabi ko sa mga bata, mag-aral kayo, bakit? May panahon, ano? Kailangan mo ng knowledge. Andong ka na sa part, sa responsibilidad mo, hindi ka pwede bumalik sa grade 1. Paano nga ba mag-add? Mga kahiya ka, no? Pero iba, ganun. Alam niyo ba yun? Saan ka sila mahihiya pag andun na sila, pero hindi naman naamin. So, minsan wala magkasabi sa inyo yan. Pag sinabihan na kayo ng bata kayo, tapos tanda na kayo, sakpa, sabihan, hindi na. So, mag-isisi ka na lang. So, ganun din sa, ito, medyo pangkalahatan na ito, medyo malawak na. Diba? So, medyo malawak na yung vision mo. Mga madalas yan, mga missionary nga, mga pastor. Eh. So, bakit natin sinatsaga itong mga ito? Hindi tayo napapagod. Parang hindi ka napagod, pastor. Ang dami ng 5 taon na tayo dito. Hindi naman naligtas lahat. Tumanggi yung karamihan dyan. Tapos, hindi naman dumadala yung karamihan dyan. Ba't tsaga ka pa rin? Ganun eh. Darating yung panahon, lalong lalala. Pag nasaturate ang mga kulto yan, naku, mas mahirap mawin yan. Amen? Tsagayin mo na ngayon. Yung mga bata, kung ayaw na matanda, wag. Pero hanggat maaari, sa lahat. Ano sabi dyan? Not endure sound doctrine. So, ano yung napag-usapan natin? Anong sabi yung endure? Mapagtagumpayan, matagalan. Pwede mong ganun eh. So, bakit sinasabi na endure sound doctrine? Mahirap ba yung sound doctrine? Ayun na nga yun. Hindi dapat. Ito yung mga batang to, bata pa yan, alam na nila yung gospel, alam na nila yung Bible, hindi na mahihirapan niya. Pero yung iba daw na naunahan ng mga kulto, hirap na hirap sila dyan. Hindi nila matagalan yung pastor, daan-daan lang naman, bibig mo. Hanggang Hindi na pupunta dito, baka talagang ma-offend sila. Sa sound doctrine, actually, magandang doctrine na, ba't sila mo? Kasi nga, darating nga yung time na gano'n, nasaturate sila ng kalokohan, kasinungalingan, at lagi naman natin, sampulan nga natin, ano yung mahirap mawin ng mga tao? Mga Mormon, diba? Iglesia ni Manalo, kahit Iglesia ni Soriano. Kasi talagang tinanim na sa utak nila, tayo lang ang magaling eh. Pag may kumunta sa atin, ano yan, hindi yan totoo. Nasanay ka na ilang taon, anong gagawin mo? Ang hirap mo na kausapin. Ang hirap mo mawin. Kasi nakikita mo yung mga, ay, mali ako. Hindi pwedeng mali kasi. Yeah, ganun din, Catholic. Pag naramdaman nila, ma-pride. Yung pride ng church nila. Napakahirap niyan. So kaya, maganda naman dito, yun nga, every generation parang reset yan eh. Depending nga rin kung ano yung naging impact natin na ginawa for this generation. Sa next generation, may pag-asa ulit yan kung medyo kahit paano lumaban tong generation na to. And then next generation, pag hindi na lumaban yan, yung next generation nun, mas mahirap na may win yun. Ganun po yan.
Kaya ang concrete lagi nating example yung mga bakla nga, 'di ba? Kasi dati talagang hindi mo kailangan sabihin na mali 'yun eh. Kasi tanga lang yung talagang ba't mo kailangan sabihin sa akin 'yan? Pero ngayon hindi, kailangan mo nang sabihin 'yan. Bakit hindi yan katanggap-tanggap sa Diyos at dapat sa iyo? Aaralin mo paano mo tuturo sa kanila yung obvious naman na. So ganun po yan. Kasi nga, yung next, yung previous generation natin, naghina na. Masyado na nilang ano yun, tapos nakalimutan na yung reprobate doctrine. Alam nila lahat, pwede maligtas. So ano nangyari ngayon? Nakakita ng buta si Satanas, no? Simple lang, mahalin nyo lahat ng tao, pati bakla, patayin na. So kaya ngayon, kailangan natin magtapat. Men, so lagi nating itanim sa utak natin, later mas magiging mahirap, eh magtapat na tayo ngayon. Magtiwala ka sa Diyos, magtiwala ka sa doktrina niya, hindi yan luluma. Men? So, lakas ang may loob mo, i-preach mo yung katotohanan. And then, ano pa yung kadukot sabi niya? But after the onlast, so, hindi raw nila matatagalan yung sound doctrine kasi nga, ang kabaliktaran nun, or yung kasama nun, kaya hindi sila makatagal sa godly doctrine kasi sila pala ay nadadala na ng kanilang lust. Kasi yun, yung pang gusto lang, masarap, yun ang gusto ko, masarap. Ayoko lang na, basta sakit sa tenga, gusto ko si, ano, si Billy Graham. Po, ano lang. Masarap pakinggan basically. Tayo ay anak ng Diyos, salamat sa Panginoon at mga kapatid at minamahal. Tayo po ay magmahalan sa bawat isa, amen. Okay, sige, akin yung pera niyo. Parang ganun lang eh. Hindi yung tipong subukin ka, tuturuan ka, hindi lang sa salita, kundi talagang subukin yung puso mo. Amen? Sa hard preaching. Eh, ganun dapat. Kaya nagiging lustful yung mga yan, mayayabang. Kasi ganun ang ginawa sa kanila basically nung kanilang leader. Okay, tayo mga iglesia, hindi mo na tayo pinakamagaling. Nakita niya yan, o. Sige. Magbutihan niyo pa yung business niyo, ha. Bibili natin yung mga... Hindi sinasabi yung ganun, pero ganun na rin yan. Okay, kaya yung dinidescribe dito, dahil sila ay after their own lust, gusto nila ano yung masarap, puro sarap, sarap, sarap. Ano gagawin nila sa mga, kasi hindi naman tatalon agad yan ng sobrang mga satanista eh, di ba? So, unti-unti yan eh, kaya nga ganyan makikita mo yung mga kulto, babagsak muna yun sa doktrina, and then, nakikita mo yung pinagagawa, hindi na mga Kristiyano yun ah. Nag-umpisa yun sa maliit, okay? At saka sa mga teacher, yung sabi dito, so, kung alam, ayaw mo nang turuan ka ng ganito, anong gagawin mo? Hindi ka lang pwede walang teacher eh. So gagawa, kukuha sila ng teacher, okay? Mag-raise up sila ng mga teacher, mga bata pa yan, tinuturuan na nila, kahit di mga pastor yan, ay dapat ganito, dapat ganyan, ha? Mga bata, di ba? Okay. Pag na, itong mga teacher na to, alam na nila ang kalakaran sa church, ano, dapat ay, yun nga, Bible, ano lang yan, gamitin lang natin, pero mayroon tayong usapan dito na dapat mahal natin lahat ng tao. Amen? Kahit yung mga bakla, kasi may yan ako mga bakla, alam ka namang, di ba, ganun kasi yan, natalala lang. Yung mga, hindi nila mabanatan yung mga bakla, kasi may pinsan silang bakla, may silang titong bakla, may silang anak na bakla. Kaya takot na sila. Nag-compromise na sila. Okay, so yun, kaya yung mga teacher na susunod sa kanila, ganun ang utak din. Pag sinabing hip, ibig sabihin, hindi lang isang teacher, gusto nila marami. Kaya yung ibang church na ang daming teacher, ang hirap, ano ba talagang natuon natin? Diba? Sa iba, nirorotate siya, yung Catholic, yung CCM, nirorotate siya, mga tagapagturo, walang isang pwede mong puntahan na, sino ang pastor nyo dyan, alam pinaniniwalaan nyo? Wala silang ganun. So, ano yung having itching ears? Natalinhaga yan, ha? Sino mo, actually ako, mga katiyang ano ko eh, literal ah. Kasi yun nga, ewan ko yung, kaya next time ayaw ko na ng ganong earphone eh, nila yun talaga in-ear, sinasaksak dito. Siguro napawisan, gano'n yung bacteria siguro. Hindi yun ang sasabi dito ah. Ito yung, ano to, figurative. Ano yung sabihin ng tao daw, makatiyang tenga? Yung binanggit ko kanina, yung gusto mong marinig, yun ang gusto mong marinig. At pag may iba kang narinig, andali, ayoko niyan. Diba?
So kung mamimili ka ngayon ng teacher na hindi tinuturo yung masakit sa iyo, di ba? So, yun yun. So kaya ang hirap. Tinuturo mo sa akin tama, ayaw pa. So ito, ears pa rin, no? So pakibasa nyo na, ready, go. They shall turn away their ears from the truth and shall return unto Fables. So ano yung kaparalel nung ano dyan, yung truth, kanina? Sa verse 3. Sound doctrine, okay? So nung kabalik na sound doctrine, hindi na sound, ano la, sabog-sabog na, mali-mali na. So ganun din sa 4, pag umalis ka sa katotohanan, saan ka pupunta? Sa wala lang. Hindi, basta wala. Hindi pwedeng wala lang. Ang tao kailangan may naririnig, may iniisip. E pag ayaw mo ng katotohanan, anong papalit mo? Mga kwento-kwento, walang kwenta. Fables. Diyan, kwento-kwento, parang ngayon, pag tinignan mo yung feed mo, tingnan mo yung feed ko. Meron na. Puro kalokohan. Paano mo ubusin yung load mo kung wala kang content dyan, di ba? So, meron tayong content, kaya nag-subscribe na kayo, man. Kasi ito, iba ayaw dito, anong i-consume nilang content? Puro kalokohan, di ba? Pag scroll ka na scroll doon, uy, alam mo ba na ano ba yung mga nabasa ko? Alam mo ba na pinakamalakas na Avenger hindi si, ano, si Paul? Kasi ganito yan eh. Alam mo, bifid ka ng mga information na iisipin mo rin. Pero ultimately, walang kwenta yun. Pero ubus ang oras mo doon pag binasa mo yun. So ano pa? Ah, si ano nga pala, si Vice Pangit ay kunwari masaya siya sa kanyang ano. At sila ay nagdrama pa. Babalita mo lang, wala ka kwenta-kwenta. Ubus ang oras mo. Eh sa church na, balik tayo sa church. Anong pwedeng ipalit sa soul winning sa church? Fellowship. Maganda yung pagtama, ha? Pagstamang amount. Ano pa? Socialization. Yung sa preaching. Sa, anong ipapalit mo sa Bible? Kwento-kwento lang. Alam nyo ba na si Pedro at si Juan ay... Yung mga ganyan. Pero gusto mo pakinggan kasi nakakatawa, ang galing eh. May way eh, para maubos yung oras basically. So supposedly, importante yung oras natin dito, maubos siya sa kwento-kwento lang. Ayun nga, fables. Naalala ko tuloy mga Hudyo. Alam mo ba yung mga Hudyo? Yan, mga isa Israel. Kaya sinusuportahan sila, may ang daming fables niyan. Pag binasa mo kayong Acts eh, yun eh, Jewish fables eh. Alam niyo ba yung kinakwento nila lagi? So, nung 1967 or basta tapos na yung ano infatada 1-2 kasi di ba basta merong ano di ba, tapos na yung bad matagal na nandun na sila sa Israel kasi kinalaban doon sila ng mga Muslim at kasi may ang dami na tangki ng mga Muslim at hindi na tayo makakaligtas dito tapos bigla doon pinagpadala ang Diyos ng ulam ganyan tapos na napuhin yung mga ano hindi na nakasugod. Mahilig yun sa ganun. Ang mga Kristiyano naman, nanginiwala. Minsan, nahanapin ko yun. At ang dami pong ano ng mga Hudyo na yan. Actually, yung mga... Itong... kailan lang ito sa mga... Pagpasok namin sa inyo, di ba? Sa alip na Pasko, nakita ko doon ba? Hexagon eh. Nakita ko ba yung pagpasok sa inyo? Hindi lang pansin-pansinin nyo. Sa halip na... Kasi karamihan, di ba? Pentagon. Sa inyo, hexagon Israel eh. Ang daming fables niya. So, mag-ingat kayo dyan. Ngayon, iba, sakyan natin ng konti. Kaya nga, yung mga anak ko, hindi ko na masyadong pinano dyan eh. Kasi talaga, maubos ang oras mo. Amen? Kahit sa church. So, iwasan natin yan. So ito na yung kabaliktaran nun, yung tama, no? But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. So isa natin, so by, pag sinabing watch thou in all things, ano yung sabihin nun? Hindi lang planning, di ba? Pero parang ganun. So medyo negative yung planning, ano yung planning? Ano yung planning? Ha? Nasiraan ang bait, pero yun yung particular na ano, ha?
overthink or especially sa bagay na nakakatakot, di ba? Takot ka dyan, baka may ano. Ha? Fear yun eh, di ba? Running. Mga addict daw yun eh. Pero yung tama lang na watching, di ba? Parang ano naman. Ito, magpapasko na naman. So, ano na naman natin, issue na naman dyan yung Pasko nga, totoo ba yung Pasko? Mga ganyan eh. Kaya, tayo, pinag-aralan natin yan. Baka this way, hindi na natin kasama na, di ba? So, masyado nung, huwag naman masyadong planning, lahat masama, ikaw lang hindi. Di ba, ganun yung sinasabi dun eh. Pero, sinasabi dito, talagang watchful ka eh. Lahat ng bagay, tinitingnan mo, ano ba yung mga kasama, iiwasan mo. Okay, yung sinasabi kay Timothy. Kasi nga sa ministry, nabanggit na nga yun sa chapter 3, yung reprobate eh. Sa palagay mo, yung mga reprobate na yan, anong ginagawa niya? Lalo kung mayaman yan. Imagine nyo, ano yan? Anong ginagawa nila? Siyempre, gabi na, di ba? Anong ginagawa na yan? Party-party, ano pa? Eventually, mag-asama ka sa party-party. Yung mga reprobate talaga ng mga pera, tulad ni Bill Gates. Tapos, advance nyo pa. Oh. Anong gagawin niya? Mapera ka tapos nila ulo ka. Anong gagawin mo? Gagawa ka ng scheme, di ba? Magpaplano yan. Siyempre, hindi sila mahuhuli. Pero gumagawa yan ng mga plano para sa pang sarili at pang kung kaya nila, masaira nila to. Okay? Kung kaya nila. Pero sa madaming bagay kasi nakakayanan nila ito some degree. Walang nga sa China daw, meron sa sariling Bible, may sariling... Lahat doon pinipirata pala eh. Pati religion, no? Niwala kayo. Nabanggit ko last time, Dalai Lama, may sarili sila nun. Kaya ngayon, hindi natin maiwasan pag pastor ka, pag kahit ano ka lang, ayan, si Brad, siyempre, dala niya yung pamilya niya. Lahat ng mga kabuti sa pamilya niya, yun ang gusto niya. Pero kaya ngayon, mag-watch siya. Ano yung makakasama sa akin? Sa pamilya ko. Dapat ganun. So, ganun din dapat kayo. Amen? Lalo mga bata, ha? Games. Makakasira ba yan? Depende rin, ha? Huwag naman tayo masyadong Ghostbuster. Pero sinasabi ko nga yan lagi. Kasi, lalo yung, ano, wala kang, ano, hindi ka na ipag-socialize. Mga ano yung utak mo dyan, di mo alam yung reality na. So yun, so mag-watch tayo, man, mga bata. Sinabi, ginagawa sa school, okay yan. Hindi lahat. Man, maging watchful ka. Sige, tapusin ka na dun ha. Endure affliction. Lagay na lang kasi dito. Yeah, endure, affliction. So, bakit pumasok yung endure affliction? Kasi nga, ang daming persecution, ang daming loko-loko. Nabanggit ko nga sa inyo, pinagpaplanuhan tayo yan. So, nangyari na nga yan this pandemic eh. Nakwento ko na sa inyo, pero salamat sa Panginoon pa rin, di pa rin nagtuloy-tuloy. Siguro talaga nakita nila. Paano may nagpoprotekta sa mga Christian? Talaga. Pero yun yung pastor, eh, dahil lang di sila nag-huminto, dinag siya eh. Hinatak siya. Ba't kayo hindi nag-amat? Ba't kayo nag-church? Delikado kayo. Ayoko namin mapahamak. Kaya atake kita dito. Nahalata natin yun eh. Pero watchful tayo dahil. So kung sakaling sa'yo mangyari, salamat. Di nangyari sa atin. Pero sakaling nangyari. Salamat dito, wala namang ganun pa kasi na ulong ano. So pero, pag sakali mangyari sa atin, endure mo, hindi yung bibigay ka na agad. Ayoko na maging Kristiyano, nasigawan ka lang, ayaw mo na mag-solvating. Nasabihan ka lang na may mga cheap shot, di ba? Eh, Kristiyano ka ba? Ganyan ka naman? Oo nga, no? Sakit mo na. Huwag na lang mag-church, at least wala mag-asabi sa akin mo. So, endure mo yun. Kailangan nyo. Magkasama yun. Kung mag-iingat ka, pag sakali may nakalusot na, alam mo na, persecution, endure mo lang. Tagalan mo, ibig sabihin.
Do the work of the evangelist. Soul winner. Amen? So again, particular to sa pastor, pero ganun din yan. Damay-damay tayo dyan. Make full proof of your ministry. Ano yun? Ibig sabihin, talagang di masasabing, pastor ka ba? Kristiyano ka ba? Parang di alata. Parang ganun. Kasi hindi alam nila eh. Pag Sunday, hindi mo yan pwedeng yakain sa kung saan-saan. Kasi talagang nakatatak na yan sa bato. Ganitong oras, gising na yan, mabango na yan, pupunta na yan sa church. Amen? Amen. Nasaan pala si Yesha? Birthday po ng papa. Birthday ng papa niya. Mama pa siya. Okay. Birthday ko, wala ako dito. Ah. Nasaan na ba ako? Yun. So, yung sabihin, di ba nakatatak na yun eh? Nasaan na ba ako? Sorry. So, yung full proof of your ministry. So, yung talagang hindi ka pagtatakang Kristiyano ka ba? So, kasi nakikita niya yung prueba na ito'y naglilingkod. Okay, ministry. Naglilingkod. Okay, ano pa bang pwedeng proof ng ministry? Yun nga, sa panahon nila, minsan, yan. Yung persecution. Isa yun sa mga sign eh. Malayo ka pa, hindi ka pa kilala ko na sa isang sa world. Ba't ba't umiiwas kayo kay Stephen, kunwari? Dalawa lang yan, either sobrang loko-loko or godly yun, ayaw nila dun. Ay, hindi, umiinom yan. Pag sinabi yan, pag nagkwento ako ng bastos, titingnan ako yan, iwanan ako yan. Diba? Sana ganun tayo, hindi yung iba. So, ano pa? Itong, for I am now ready to be offered in the time of my departure is at hand. So, may konting debate dito, pero sabi ng iba, talagang kala daw ni Paul, mamatay na siya. So, pwede nga gano'n kasi departure. Diba? Kasi nasa, ano na po siya dito sa Rome. Mamaya sabihin dyan, no? Nasa, ay, wala pala dito. Pero sa isa kong Bible. Tignan nyo ka sa Bible nyo. Ano yung huling verse? Sige, hintayin natin. Yung ibang Bible may ganun, di ba? May annotation na ito ay sinulat ni Paul, pinasulat nung siya ay nasa Rome na. So alam niyo may naka-house arrest siya nun, di ba? So kaya later nakikita pa natin. Anyway, tuloy ko lang ha, for I am now ready to be or so posible na ang iniisip niya pwede siyang patayin na or pwede din naman mamatay na siya by natural reason. Alam mo na, matanda na siya or marami siya sakit. Pwedeng gano'n. Pero kaya sinasabi lang niya dito kay parang nagbibili na siya. Yun lang yung sabihin. Either mamatay siya or natural or ano man yan. So, kaya sabi dito sa 7, another famous verse, laging kinako, di ba? Okay, basin nyo nga. Ready, go. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. May kalaban ba si Paul? May pag-boxing ba siya? Spiritual fight, di ba? Ibig sabihin, lumaban ako! Ang tanong sa atin, sabay, bata pa kami ngayon, pero tayo, tatandaan kayo eh. Ititandaan nyo, pwede nyo masabihin yan. Pag mamamatay na kayo, kunwari si Rain ay may ating, anong edad gusto mo? Ano? So, sa panahon natin, nasa 60 na lang yun, bihira na mag 70, malakas na yung naka-80, di ba? Sa panahon nila yun. 80 sila ngayon, so, di ba? Sa panahon natin siguro, mga 60, 70, nalakas na yan, di ba? So, masasabi mo kaya, yan ang tanong mo sa sarili mo, pag andun ako, masasabi ko bang, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Kung hindi ka nagtapat, hindi. Kung hindi ka nagtapat, di ba? Nahiya ka naman sa sarili mo, di ba? Kaya nasabi ni Paul to, alam niya, pwede niya kwento niya lahat ng ginawa niya, kilala rin siya. Nagtapat siya sa Diyos, lumaban siya, yung dapat na laban niya. Nakita niyo naman yung natapos natin yung Book of Acts eh. Wala na siyang, hindi na sabi ng mga kasama niya, okay, dito ka na sa bahay. Okay na, marami ka ng paglilingkod na ginawa. Eh siyempre, soul winner siya na sa pumunta sa labas. Eh, nakita niya idol natin, oh, nag-preach na naman. Ibig sabihin, labanan niyan at pag lumaban ka, kahit daw yung mga sundalo, yung mga soldier, ganun ang gusto nila. Kasi talagang yun ang ano nila sa buhay. Ang tawag dyan, panata nila eh. Mamatay para sa bayan.
Sana ganun yung mga passion, you know? Nasa nagtakbuhan daw. Anyway, pare-pareho din yan. Iba dyan, pera-pera. But anyway, alam natin yung tunay na lingkod ng Diyos, hindi sa pera. Amen? So, kaya nagpapahirap talaga sa labanan natin. Hindi, wala siyang ano eh, hindi siya linear. Ibig sabihin, sa sundalo, basta ang utak lang nando, pag basta mamatay ka sa laban, matapang ka na, honor na yun eh. O itong purple heart, ano man yan. Yung mga iba-ibang, hindi mo na matanggap yun, tatanggapin na yun ng pamilya mo kasi matay ka na eh. Ganun, ka, kung ganun sana kasimple ba yung laban natin, ang dali lang nun eh, di ba? Eh tayo mga Kristiyano, hindi lang ganun eh. Nagbabago-bago rin yung kalaban natin, nag-i-upgrade din. Di ba? Hindi mo nga iisipin na pati sa church, nakapasok na. Sabagay, matag, sinabi na dati dito yun. Kaya misa yung kalaban mo sa church mismo. Pag medyo nakapasok yan, paano yun? Ang hirap nun. Ngayon, pasalamat kayo, kunti pa tayo. Pag dumadami tayo, hindi mo alam kung ano yung papasok yun. Ako, kinakabahan din ako. Pero kaya nga, inahanda ko kayo, inahanda ko yung sarili ko. Men, yun ang nagpapahirap yan ngayon, ang tanong. Lumabang ka ng tama, lumabang ka ng matapang. Men, maraming labanan dito, yung mga kailan lang, naging problema natin, di ba? Ganun din yung kasalanan, lalabanan yan eh. Paano mo lalabanan yan? Hindi yan linear. Basta may nagkasala dito, talsik agad yan. Tapos, hindi tayo mag-isip. Baka wala matira, di ba? Kung ganun lang sana eh, ano ba? Hindi nagtatay siya na, wala tayo, susulat. Kahit kung ano. Pag hindi, talsik. Ano ba? Hindi nag-sorry ni... Walang madali dyan. Amen? So, ang labanan, tuloy-tuloy, aral, di ba? Tapat, magpanalangin. Ay, tinapakiramdamin ng Panginoon kung ano yung binibigay sa'yo at hindi binibigay sa'yo. Di ba? Kaya sana lumaban. Ganun din sa tunay na battle, kung hindi nyo alam. Hindi yan basta-basta, ano, nag-uumpisa yan minsan sa padami yan ng, ano, eh, ng suporta. Kaya nabanggit natin sa Israel, di ba? Sinukuha nila suporta ng puso muna ng tao, and then later yung pera na, susunod na yun. Sa labanan, ganun din yan. Sabi nila, kaya natalo daw yung US sa Vietnam. Hindi nyo alam nyo, magandang basahin nyo sa mga ganong history. Paano sila natalo sa Vietnam, eh, lakas nila. Ang daming pwede mo sabing dahilan. Una, kasi nga, guerrilla warfare. Kaya sabi ng iba, dahil sa natalo sila sa sarili nilang bayan. May mga naglakad, nagsulong, daw ako, wala akong pakialam din dun eh. Pero ang ganda lang din pag-aralan yung dynamics ba ng, ano, ng politics. Minsan maganda rin, maintindihan mo rin yung mga bagay. So kaya daw hindi na nila talo yun kasi yung mga komunista nasa bansa na pala nila. So humina yung suporta, yun ang sabi. But anyway, pwede kasi mangyari sa atin yun. Okay, so sa church, bakit may church na hati, nawawala na lang? Paano nangyari yun? Sabi ng Panginoon eh, the gates of hell shall not prevail against the church eh. Well, ganun talaga, nagpabaya yun ng matagal ng parangon. Ganun? Anyway, so itong maganda kay Paul, individual naman to. Kung sa church may labanan tayo, pero individually may labanan ka rin, di ba? So ipanalo mo rin yun. Kaya ito, masasabi ni Paul, na salamat, marami siyang na-establish sa church, hindi lahat siyang magtatagal eh. Hindi natin alam. Alam, karamihan doon, actually, wala na eh. Lahat yun. Alam yung 7 churches sa Revelation? Wala na daw lahat yun eh. Hanapin nga natin yung church at Laodicea na yan. Wala na ngayon. Salamat, nag-branch out na. Pero still, si Paul, he have fought the good fight, he have finished his course, and have kept the faith. Pwede mo sabihin yun. Of course, kahit yung ating team, sabi dyan, henceforth, dahil doon, dahil ako'y nagtapat, nilabanan ko, nanalo ko. Okay? Ano daw? Kahit sa sanlibutan, ganito yan. Pag nanalo ka, sa iyong spoils, di ba? May award ka. Anong ginawa mo doon? Ano lang patay mo? Yan. May mga ano daw, may ilan ang kills mo? Confirmed kills. Sa ngayon, ang dali ng bilangin yan kasi binibidyo na nila eh. Diba? Oh, ito, medal sa'yo. Ganyan po yan. Eh, lalo sa atin, di ba? Alam ng Diyos lahat, yung pwedeng dayain itong mga ito sa gero, pwede sila man daya eh. Ilalapatay mo, ah, naku, 20 po katao, sabay-sabay eh. Ah, sige.
Hindi naman, totoo. Diba? Sino nakita? Patay na rin sila lahat. Eh. Ang Diyos alam niya lahat. Amen? Ilan yung, ilan yung naligtas na totoo? Hindi yung sinabi mo lang kayo ng pastor, ito pa yung pangalan. Nag-invento ka na ng pangalan, no? Hindi naman kayo gano'n. Pero, hindi mo pwedeng lokoy ng Diyos. Amen? Kahit yung pinaka-team natin. Kung alam mo na maraming kalaban, ito ang utos sa iyo ng Diyos, ang charge ng Panginoon, siya yung maghuhusga. Mag-preach ka ng totoo, puso man o hindi, magtapat ka lang. Kahit yung iba ayaw makinig na, lumabang ka lang, bakit? Wala lang, gusto ko lang. Ano yung magandang motivation? May natapos na tayo dyan eh. Ako, paano kayo tuturuan? Sa opisina, kunwari, Obad, magtaba ako ng overtime ka pa, ha? Sige po. Bakit? Sinabi ko eh. O, sige po. Hindi. May usapan lagi yan. Alam nila. Either promotion, sweldo yan eh. Diba? Ba't ako mag-aaral 10 taon eh? Kung pareho lang ako kayo, no? Diba? So, rewards yan. Yung tamad-tamad dito. Kaya nga, alam nyo, pinapakita din sa atin ng Panginoon yan. Hindi tayo nalalaid, pero minsan, kaya sa church, halo-halo dyan eh. So, yun ba, binigyan ng example din. Ito, pag hindi ka nag-aaral, ganito mangyayari sa'yo, ano? Hindi ka napag-aaral, ano? Nayaman ka, di ba? Ganun ba yan? Hindi rin laging balikta, di ba? Pag talagang in the middle, kahit hindi ka napag-aral, nagtapat ka, pinagpala ka, pwede rin. Pero madalas ay hindi ganun kasi. Normally, kaya ka nga bibigyan ng trabaho maayos, malaking sweldo, kasi magaling ka eh. Kung ako yung businessman, ikaw yung tao ko, maaasahan ko yung business sa'yo, bibigyan kita ng sweldo, pero lalong papalakihin yun. Sige, bigyan pa kita. Naintindihan mo yung rewards. Ganun yun, tapos magtutuloy-tuloy pa yun. Okay, dito sa kumpanya to, dito na, hindi nakaalis dito. Diba? Ngayon, balik tayo spiritual. Sa palagay niyo, sino nagre-reward? Ang Diyos. Pinangako niya yun. Diba? Elaborate niya yan eh. Hindi naman detalye-detalye. Pero alam natin, magre-reward siya. Kaya sabi dito, ang binigay niyang object, no? Yung ginamit niyang object na para imagine lang natin yung reward. Crown, di ba? Yung crown. Tapos lang natanong, nagdayaan ba doon sa Miss, yung mga trans lang na doon? Sila, ulo. Yung may-ari kasi nun, trans doon na eh. Indonesian sodomite. So, wala nang aasahan dyan. Diba? Kahit naman dati, wala na talaga yan eh. Mga kalokohan, prostitution lang yan eh. Nag-iisip lang ako ng post na may po-post ko doon. Hindi mo, wala akong oras eh. Anyway, so ginamit dito ng Panginoon kasi crown, kasi nga yung crown ay simbolo talaga yun, di ba? Parang natapos ko lang kay David eh. Tama ba sino yung napatay niyang ano? Nung nakuha daw yung crown, ang ganda. Anong ginawa niya? Ginamit niya, kasi ang ganda eh. Siyempre, nakita eh, ayun yung corona ng Philistines ah. Tapos na kay David na, ano, isabihin nun. Na-conquer mo na siya. Amen? Tapos yung kayamanan niya, na-spoil mo na, sa'yo na. So sa ating ganun, kaya binigyan natin yung crown. Ibig sabihin, talagang tagumpay. Amen? Amen. Kasi hindi lang basta crown yun, ha? Ay, paano kung gagawin pera yan? Ipatunaw mo. Hindi. Bago makakuha yung crown, actually, pati generals mo, yaman na nun. Amen? Kailan lang, inaano ko rin mo si... Alam mo, minsan pag may interesado ang ano, kay sino yung Alexander the Great. Ganun daw yun, doon nagkagulo-gulo sila bandang uli. Pero sabi niya, talagang ayaman nila. Sino gusto yumaman dito? Sino ayaw? Sa church, madalas yan eh. Pag minsan hindi na tayo nagkakaintindihan. Sino gusto yumaman?
Sino gusto mahirap? Ayaw mo yung mama ng yaman lang. Okay? Again, lagi sinasabi sa Bible kasi ginawang illustration yan. Kasi concrete yan. Kita mo talaga eh. Diba? Pero pag mas malalim ka, spiritual naman. Kasi alam mo, iiwanan mo rin yun. Diba? Parang sa Solomon. So, tapos ko lang sa 1 Chronicles. So, ano nangyari kay Solomon? Dami niyang pera. Manda ko, patay din siya eh. Namatay tayo lahat eh. So, kaya ang gusto nating reward, ano? Yung upgraded, hindi lang pera na iiwanan mo na pwedeng nakawin. Diba? Parang Israel, gano'n. Yaman nila nung panahon ni Solomon. Hindi sa isa pa doon. Pag binabasa ang bahay, mag-asawa ka eh. Pero basahin mo lang para tumanim sa utak mo, yaman ito. Yung brass, hindi naman mabilang eh. Parang hindi mabibilang. Sa dadami. Huwag natin bilangin, basta meron ano. Yung sea, tapos yung mga nasa ilalim doon, ano yun? Oxen, kung ano man yun. Nasa na ngayon yun? Pusa niya, Leo. May gano'n sa ano, sa mga mayamang bansa. Na-imagine niyo ba? Parang hindi ako kontento eh. Anong gusto mong kunwari lang sa... Ilang kotse gusto mo? Imagine mo lang kung nari. Lunes, isa, di ba? Ako minsan, nangingit din ako sa ganyan eh. Pero, wala yung bibigyan pa kanya, di ba? Kasi ang sarap minsan ng maliit muna, pag mag-isa ka lang, di ba? Ay, nadumihan. Palinis ko muna, iwanan ko dito. Yung isa lang gagamitin ko, di ba? Ito naman, didate ko yung asawa ko, iba naman yung sasakyan ko. Sa Wednesday, kasama ko yung anak ko, iba naman. Di ba? Mahina pa yun kasi masusisira din yung sasakyan eh, di ba? Itiri ka pa niyan. Eh pag ang Diyos na nagbigay, ano kaya yung crown of righteousness? Actually, ang daming crown dito, yung crown of life, crown of rejoicing, crown of ano pa yung nakalimutan ko? Righteousness and then crown of life. Nasabi ko na ba? Incorruptible crown. So, basta nilalarawan lang yun. Obviously, hindi natin masasabing exactly kung ano yun. Pero crown of righteousness, wow, di ba? Kasi nga, ikaw ay ligtas ka na pero meron ka pang di mo lang, crown, obviously, hindi na yun ano eh. Hindi na yun, hindi lang yun literal. Kasi wala na sa atin yun eh, kung tagalangit ka na tapos glorified body ka na, anong pakialam mo sa pag... Siguro, parang collection mo na lang, di ba? Lala ko tali si Pastor, parang ganito tali si Pastor, parang hindi nyo ma-describe. Kasi ganun talaga, hindi nyo ma-describe yan, ang Diyos na nagbigay eh. Napakaganda, parang langit. Paano mo di-describe yun? Ayan. Ano yung that day? Yung ano man, ang katapusan ng buhay mo, katapusan ng mundo, or sa millennium, or after pa nun. Basta, mapaganda nun. Amen? Amen. So, ano na ba siya ginagawa ni Paul dito? Dito lang tayo sa 8 na matapos. Minomotivate niya yung mga tao. Kasi kahit ako dito, minsan nakikita ko kayo, anong nakikita ko? Minsan okay, sumasama. Pero minsan kulang eh. Again, salamat na lang, dito na nga kayo eh. Pero minsan, hindi lang yan ang pwede niyong gawin. Amen? Yun ang gusto ko sabihin. Kahit bata pa kayo, ipunin nyo na sa sarili nyo. Magtapat na kayo sa Diyos, nag-iipon kayo ng good works. Di ba? Parang sa Tabao, ano yan, ang nag-iipon ng mga project yun na nagawa. Mga ganun yan eh. Sa mga sundalo naman, ang iniipon nila, mga medalya, sa mga business, mga pera lang, no? May ibang malalaking business naman, mga acquisition, ano yun? Ang dami mo nabili. Eh tayo, ano ang ipunin natin? Kaluluwa. Amen. Yun yun. Ano pa? Ngayon, kung pastor ka na, yung parang ano lang yan, networking. So, pag may na-solving yung naturoan mag-solving, parang may ano rin sa'yo yun, di ba? Yan maganda, nag-solving ka pa rin. So, ano pa? Hindi lang yun eh. Marami kasing, alam yun na, maraming area ng paglilingkod. Amen? Maray ko naman, nanay ka, anong madalas gawain mo sa mga bata, tapos luto. Anong pwedeng ano doon? Para may ng
sumaya dahil sa luto mo, di ba? Baka iba dyan, sobrang sarap nung pinakain mo, hindi na umalis sa church, di ba? Nakakalimutan na yung pangalan. Ang dami ko nakikita sa Facebook eh. Di ba? Yan ang maganda sa Facebook, meron din konting ano eh. Pambira itlog lang, ang dami pwedeng it... Sarap eh, di ba? Sarap kainin. Eh, pag gusto ba sipag, ba't kaya ang sarap lang pinapakain sa amin ni, ano, ni Ma'am Mayan? Ni Ma'am Joanne. Kasi paglilingkod sa Panginoon yun. Amen? Nakakadagdag yun. Na-encourage yung kapatid. Amen? So, hindi lang siya, hindi lang si Timothy, may sabi dito, and not me only, but unto all them that love his appearing. Ano yung love? Yung mahal na yung appearing. Di ba? Isang araw, darating si Jesus. Ang problema sa iba, pag hindi mo mahalang Diyos, hindi mo alam mahalang gawa, hindi mo alam, hindi mo rin gusto, hindi mo rin mahalang appearing niya, hindi mo inihintay yun. Eh, ano naman, kung ano, rapture na, ganang pag-aralan niya, mamatay tayo lahat. Hindi dumating siya, dumating, hindi. Hindi mo mahal. Hindi mo nilook forward, di ba? Pag gusto mo isang bagay, parang yung evangelistika rin, naka-plot na yan, di ba? Gusto mo nang dumating yan, inaghahanda mo na yan. Hindi yung pag kung kailan, wala lang. Ano meron dito? Kasi hindi ka nakibihagi. Lalo yung presentation nyo, ay, importante yan. Diba? At least, pag nakita pinaghandaan nyo, wow, okay ito ha, gusto ko rin maging gano'n. Lalo yung mga batang nag-ano, alam nyo, pag wala silang magawa sa buhay nila, wala, puro laro, puro ano, naglo-look forward yun sa ganyan. Kaya nga salamat doon, meron na rin sa alala, meron na-inspire sa inyo, diba? Music kasi, pwedeng ano yan, nagagamit niya sa ministry. So, punta tayo sa mga ano, isang oras na pala ako. Ano, hindi naman ako maghahatid kasi. Ano, you do your love is, kaya doon tayo sa sakala tayo dyan. So, tapos na tayo dito. Ano dapat natin gawin? Unang point dito, actually, yung ang Panginoon nag-utos niya. Amen? Amen. So, huwag natin siyang basta sa enemy, huwag natin siyang baliwalain. So, pag sinabi, preach the word, you preach the word, or tulungan mo yung nag-preach. Kung babae ka, pwede naman mag-soul win, or tulungan mo yung gawain. Ganun na rin nyo, kung isa nag-preach dyan, pinag-pray mo siya, di ba? O ikaw yung nag-plant siya nung ano niya, kasama ka na dun. So, ano rin yung title natin? The Righteous Judge Shall Give Me. Mag-ano naman pala tayo, no? May mga price na naman tayo. Huwag nyo naman ano, ha? Si Pastor, hindi righteous kasi ang sipag ko, walang binigay sa akin. Ano lang, suklay lang. Ito ang maganda pag sa Diyos ka naglilingkod. He is righteous. Amen. Kahit pa hindi ka na-appreciate ni Pastor. Amen? Amen. Pag totoo ka naglilingkod sa Diyos, baka mo si Pastor, walang pera yan. Ang Diyos, yun ang maganda. Amen? Yun yun. Saka huwag niyong aasahan sa ganyan kasi ginagawa lang natin yan para actually sa mga mahina tsaka mga konting katuwaan lang yan eh. Amen? Huwag niyo nang sukatin yung para ko dyan ha. Ay, pagtalo ko, mas napad ka ito lahat. Basta, bilangin niya ulit natin yung ano. Tingnan mo nga yung soul winning ko dyan. So, yung memory verse ko dyan. Bakit mas maganda yung regalo ni ano. Sa amin nga, walang ganyan eh. Masa lang tayo sa Panginoon. Amen? Yun yung pwede yung asahan kasi righteous nga siya eh. Ano kayang bibigay sa akin ng Panginoon? Amen? Amen. Iba sabi, hindi naman selfish yun eh. Hindi naman righteous nga ang Diyos eh. Hindi ka rin niya itotolerate kung talagang ano ka, selfish ka lang. Natindihan niyo yung sinasabi ko? Para sa trabaho, pwede yung makipaglokohan kasi ang alam mo yung boss mo, loko-loko rin. Basta may resulta ka, okay na yun. O ano nangyari? Kung nagbabasa kayo ng mga nangyayari dyan, parang ano, parang school. Kaya nabanggit ko sa inyo last time sa amin sa CAT, may politiko na. Bakit? Kung ano lang yung nakikita ni boss, yun ang pakita natin, di doesn't matter kung na-accomplish talaga natin yung na-accomplish natin. Basta makita lang sa numero. Kaya sa pera, ang dami nagkakadayaan dyan. Sa tax, sa ano.
Bakit? It doesn't matter kung nagawa talaga natin basta sa papel. Ayun, nakita mo, yan ang kinita natin. Di ba? Alam nagbad dyan eh. Kasi sa mga kapanig, may report lagi yun. Yung department, then, kasi nagkakadayaan doon, yabangan lang. Tapos naghahapit pag malapit na yun, di ba? Ganun kasi alam namin yun eh. Ganun ba tayo dapat? Huwag kang masyadong, maglingkod ka ng tapat sa Panginoon kasi siya righteous, anong ibibigay niya sa'yo? Ganun din yan. Pag alam mong tamad ka, alam mo na rin ang matatanggap mo. Amen? Ang maganda nito, habang nabubuhay ka, mag-ipon ka na, magtapat ka na. Amen? Dito pa nga na sa lupa, meron eh. Lalo sa langit. Kasi hindi ko naintindihan eh. Kaya nga, yun ang problema. Pag hindi ka naglilingkod ngayon, alam mo, pag naglilingkod ka, unti-unti mo makikita yan, unti-unti. Kahit sa lupa, nakikita mo na yung reward. Diba? Kahit sa reward, sa lupa pa lang, pinagpapala ka na. At kung sabihin natin may halong pangit din doon, may halong pandaraya, nakikita mo rin yun eh. Na iba, kaya naman ako hindi masyadong pinagpala kasi alam mo rin yun. Ngayon, ultimately sa Diyos, the righteous judge shall give me. Anong dapat mong gawin? Magtapat ka. Huwag kang makipaglukang kanino. Amen? Alam ng Diyos lahat ng bagay. At gusto ko yung balik yung sa Bible, parang last sa chapter 3, tsaka dito doctrine. Isa yung sa talagang bagay na paano mo nalaman ng Diyos ay tapat. Sa doktrina niya pa lang, pag napansin mo yan, pag pinag-aralan mo, hindi pwedeng dayain. Hindi pwede. Pag pinag-aralan mo yung mga kulto, makikita mo, kaya nila ginawa to para sa sarili nilang kapakinabangan. Bakit nila sinasabi, kailangan na member ka sa amin, sa palagay niyo. Ba't nila tinuturo yun? Diyan niya. Para? Ba't nila tinuturo yun sa palagay mo? Para sa Diyos o para sa kanila? Dapat member kayo dito, ha? Hindi sinabi ng Bible yun, pero sinasabi na bakit? Catholic, ganyan. Iglesia na ganyan. Ba't gano'n sa palagay mo? Pang sarili yun, eh. Pag sinabi ng dapat member ka dito para maligtas ka, gusto nilang maging member lahat. Therefore, sila yung yayaman. Okay? Eh, hindi ka na ng Bible. Bakit? Eh, basta, kung dumami yung member, di yayaman tayo. Oo nga, kasi hindi sinabi ng Bible eh. Magtapat ka dito. Righteous ang Diyos. Righteous judge siya. So, kung hindi ka kumita dito, saan ka kikita? Siya yung magbibigay eh. Bandang uli, yung reward. So, yung sabi, pag nagtatapat ka dito, iniipon mo yon. Alam ng Diyos yung katapatan na ginawa mo, ginampanan mo. Amen? Matagal ako pa kasi, harang kulang pa eh. Kasi sayang yung oras. Amen? Actually, ganyan lang gusto kong bigyan ng emphasis. Ang Diyos ay righteous. Hindi siya magkakamali, hindi kanya bibigyan na sobra, hindi kanya bibigyan ng kulang. Ano pa? Hindi kanya pagkukulangan, hindi siya maiging unfair, hindi siya nahuhuli. Ayun, late naman yung blessing ko eh. Diba? Ba't ganun, late ako. Eh bakit siya matanda na naligtas? Ako bata pa, ang hirap ko tuloy, nahirapan tuloy, ang dahil ko pinagdaanan. Lahat siya unfair, bandang puli sa Diyos. Amen? So, the righteous judge give me. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again. May Timothy, ganda kay Paul kung saan inuhubog niya, Lord, dito, Lord. Nakita namin kung paano siya inuhubog. Tinuturo sa kanya, binabalik, paalala, Panginoon. Ni Paul kay Timothy, paano nawa, makita namin kami sarili dito, Lord. Makita namin na yes, posible nga eh, na kami magtapat sa iyo dahil dito po yung salita. Wala nang kulang dito, Panginoon. Absorb lang namin na kung yung ginagawa nila at ginawa nila. May mga mali rin sila, Panginoon. Pwede namin mapag-alaman, Panginoon, maaral, Panginoon, huwag natin gawin kung ano yung mali. At sa ngayong gabi, Panginoon, nakita namin, Panginoon, ay kayo pala yung righteous. Yes, ang daming pagsubok bilang mga lingkod niyo, Panginoon, but ang utos niyo, Panginoon, ay magtapat lang, preach the word, in season, out of season. So, kung ano pa mga uso at hindi, preaching talaga is rebuke, reprove, exhort, with all long suffering and doctrine. Aralin po namin yan. Hindi ko itatampanin. Kung sa kanya tatampanin yan, tutulungan niyo po ulit kami. Ma-appreciate namin yung katotohanan.
Multiplication ito, Lord, yung pala lahat pinapaganda. Blessing ito, Lord, even sa lupa, especially, Panginoon, sa langit, dahil pag na-please kayo, Panginoon, kayo po may ari ng lahat ng bagay. Again, sinabi niyo sa inyong salita, wala pang nakakita ng mga blessing, Panginoon, na lahat ng hinanda niyo para sa amin. So, nawa ay umasa kami niyan. At kung tapat lang, enjoy din namin ang paglilingkod namin, Panginoon. Especially mga batang to, Lord, na matindihan nila, malaman nila yung mga dapat nang gawin. At as we trust you, Lord, of course, isa-isa, unti-unti, nakikita namin blessing, ang pagkatapat namin. Napakasaya pa rin ito, Lord, ma-identify sa inyo. At makita, Panginoon, na kami anak ni Lord at mga lingkod ni Lord. Alam po, Lord, alalahan niyo po ang aming evangelistic, Lord, sa 27, sa Monday, Panginoon, yung mga paghandaan, Panginoon, di madali, mag-invite, mag-prepare, Panginoon, mag-preach, mag-encourage, Panginoon, but umasa kami, Lord, na bigyan ka talino, Panginoon, ng mga provision din, Panginoon. At makasapat ito, Lord, yung Father Jesus sa Sambado, Panginoon, ingatan po sila, bigyan ka tagumpayan, lahat sila doon, Panginoon, di madali. Yung mga aming mga supporter din at mga possible ng support, Panginoon. Ipalain nyo rin sila at mamamadya po nila na may ang madala sa langit ng pera, Lord. Ba't pwede namin invest yan dito, Lord? Saan, again, mas lalo kaming napalain, Panginoon, at may-please naman kayo. Alam po, Lord, kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen.